ng breakfast. Almusal, tanghalian, hapunan. Ayan, sa Tuesday kayo mag-isang kumakain. Ito ang aking sunog na itlog na may kamatis. Kaya na tayo siyempre. Breakfast, hindi mawawala si Ape. Gigisa ko yung kamatis at saka yung ito. Saka may sibuyas. Gagawa ako kung paano mas madaling lumabas yung meatloaf dito sa kan. Para mas mabilis, ganito ginagawa ko. Ginagawa mo? Ito na lang kasi pagbubuksan ko dun sa ilalim, mas mahirap. So ito ang pinaka mas magandang technique sa pagbukas ni Tuesday ng meatloaf. Ayan. Okay. Wow! Oh, meanwhile, okay, yung kamatis, bawang, sibuyas, and then ito yung itlog na paggagamitan ko. Tapos yung itlog ilalagay ko dito sa ilalim. Saka ipibrito. This is for my breakfast. Babad ko muna habang igigisa ko si kamatis. Ayan. And then, ito yung egg para dito sa kamatis. Hindi pwede mawala ang kamatis. Din muna dito sa itlog. Kasi nakakaumay pag meatloaf lang, walang egg. Ng kamatis at itlog. And then,
kulay. Ilalagay ko na yung egg. Simpleng ulam. Pero para sa akin, masarap. Kasi ako siyempre. Thousand years later. Tararang! Ito na ang itlog na sundog na may kamatis. And then ito na si itlog puti. And then wala akong tirang kanin, wala akong fried rice. Ito na ang kanin. At syempre, hindi mawawala si Thursday cheese sa kape. Ayan. Ito na tayo ng mag-breakfast. Almusal, tanghalian, hapunan. Ayan, si Tess DJ mag-isang kumakain. Ito ang aking sunog na itlog na may kamatis. Kain na tayo siyempre. Breakfast, hindi mawawala si kape. Ganito kadami ang rice ko kasi sigurado wala na namang tanghalian. Hindi ako mahilig magsawsaw ng meatloaf sa ketchup or sa kahit anong sawsawan. Ganyan lang sapat na. Sarap kumain kahit mag-isa. Isang araw, or sa susunod na araw, makita nyo may kasama na akong kumain. Magugulat kayo. Wow! Ay, nandito naman ako. Ganun lang yun. Ito ang aking kape. Wow! Matagal pa ako matatapos nito. Sigurado. Kunwari lang kala mo, napakabilis kumain. Pero ang bagal-bagal.